Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ang tema po ng ating vlog ay bibigyan natin ng reaction video itong muling pagkikita ni K-Business at ni Bong. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, sana po ay isubscribe natin at i-follow kung hindi pa po ninyo napafollow ang channel ni K-Business, ang K-Business Official. Ang layunin po nito mga kaibigan ay makadagdag at makatulong tayo sa kanyang hangarin na maabot niya ang sabi nga niya ay 400,000 subscriber sa taong ito. O sana madagdagan or lumampas na pa tayo doon. Ganun din po mga kaibigan ang channel ni Papa Linus TV, Kalinga Prab at syempre Bal Santos Matubang. Isama natin ang lahat ng mga charity vloggers na tumutulong sa ating mga kababayan nasa laylayan ng lipunan. Bueno, ako po muli si Taong Galang. Ito na po muli at bigyan natin ng pagkakataon, reaksyon, itong bidyong ito. Panoorin po natin. First time. Musta na ang ganda ng katawan. So ito mga kaibigan yung naganap na na pagkikita ni K-Business at ni Bong. Kung atin pong mapapansin sa bidyong ito, doon po sa una ay sinasabi ni K-Business na medyo kabato siya. Kinakabahan siya dahil ang sabi nga niya, si Bong kapag nagagalit, dere-derecho. Walang preno yan. Sasabihin ang gustong sabihin. Ngayon, ang kanyang kaba ay kung ano ang sasabihin ni Bong doon sa kanyang pag-desisyon na ipapasok siya sa rehabilitasyon. Magagalit ba si Bong? Susumbatan ba siya? Ano ang mangyari? Pero ang lahat ng kanyang agam-agam ay napalitan ng pagkikita nila. Sobrang saya. Ito po ang nagpaiyak sa damdamin ng lahat ng mga K-Business at mga nanood. Itong pagyayakap nila ng mahigpit ay talagang sobrang nakakaiyak. Oo, kasta. Grabe. Inaayos pa ni K-Business yung buhok ni Bong ano, na tila bagang ilang taon silang hindi nakita. Well mga kaibigan, hindi naman po may pagkakailayan dahil batid natin kung gaano kamahal ni K-Business si Bong. Batid natin kung gaano kamahal dahil sabi nga ni K-Business, ang pagmamahal ay binubuhos niya sapagkat nauunawaan niya na si Bong ay wala ng kamag-anak, wala ng kapamilya at ang tanging lakas at pamilyang itinuturing na rin ni Bong ay ang K-Business family. Bango muna, di naman. O, di ba? Bango muna. Ang laki na ng pagbabago, di ba mga kapatid? Dito makita natin, lumabas yung kanyang pagkakutis mayaman, pumuti si Bong, tumaba, ano ba? At talagang pumugi, ano? Nilagyan pa ng itong kulay ng kanyang buhok, lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging maskulado, ika nga. Ito mga kaibigan yung talagang pagyayakap nila na ramdam, no? Kahit yung mga manunood ay ramdam na ramdam natin, tagos sa puso yung tunay na pagmamahal ng isang K-Business para kay Bong. Pero isang senaryo dito mga kaibigan, yung ating titingnan. Itong pagyakap ni Mrs. K-Business at ni Bong. So nung nagyakap na sila ay talagang sobrang umiyak si Mrs. K-Business. Ang isa sa senaryong nakaantig sa damdamin ay yung pinahira ni Bong ang luha sa mga mata ni Mrs. K-Business. Alam niyo mga kaibigan, sobrang bilib ako kay Mrs. K-Business. Yung kanyang pagmamahal ay talagang sobra-sobra. Hindi lang kay Bong. Nakikita naman natin yan sa lahat ng mga kagwang, sa lahat ng kanyang mga kasama, lahat ng mga desisyon na pag sinasabi ni K-Business, ano sa tingin mo? Sige, yes, go. Yung tila, hindi na nila iniisip ang mga bagay na para sa kanila, kundi ang kanilang sinasaisip ay yung ikakasya ng kanyang mga kasama. Isa sa maganda rito ay ang kanyang pinangako na Bong, paglabas mo, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng gusto mo. Isa sa magandang pangako yan na talagang kumbaga itinanim nila sa damdamin ni Bong para magpursige pa ito na tuluyang tapusin ang kanyang pamamalagi doon sa rehabilitation.
Ano sa iyo yung ginagawa namin, ha? Huwag po sasama ang loob mo sa amin, ha? Ngayon, sinabi niya huwag sasama ang loob, pero sabi naman ni Bongo. So dito mga kaibigan, sa senaryong ito, isa ang sinisiguro natin. Matapos natin makita ito, isa ang kasiguruhan na malaki ang pag-asa na makakakita tayo ng panibagong Bong. Makikita natin ang isang pagbabago sa buhay ni Bong. At salamat ng sobra sa Ka-Business Family na siyang talagang hindi bumitaw at nagbigay ng alalay para kay Bong. Ganun din po sa mga dalangin ng mga taong sumusuporta. Pero sa pagkakataong ito, masigit pang dalangin ang kailangan natin na sana ay tuluyang mapagtagumpayan ni Bong itong kanyang pinagdadaraang journey doon sa rehabilitasyon. Kung matatapos ito at kung lalabas na si Bong, ngayon pa lang nakikita na natin ang isang pagbabago para sa kanya. At kapag nakita na natin yon at nangyari na yan, lahat tayo ay magiging masaya. Wala naman ibang inisip at inalangin ang bawat isa sa atin, kundi makamit ni Bong ang tunay na pagbabago. Makaiwas siya sa bisyo. At si Bong naman ay tunay na matalinong tao. Pagdating ng panahon, siguradong makikita natin na maiuusad na ang kanyang pagkatao. Salamat muli. Ka-Business, maraming salamat. Mrs. Ka-Business, maraming salamat sa pagmamahal. Papa Dins, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal. Yun yung tinatawag natin daang unconditional love na ibinibigay nila. Bagamat hindi man nila kapamilya si Bong, pero itinuturing nilang higit pa sa kapamilya. Mga kaibigan, kung hindi nyo po napanood, panoorin ninyo ang bidyong ito. At sana po ay huwag natin i-skip ang ads bilang tulong na rin para kay Ka-Business. Malaki po ang haharaping gastusin ni Ka-Business sa patuloy na pagpapagamot ni Bong. Ipagdasal po natin na sana magpatuloy ang biyaya para sa kanila sapagkat malayo-layo pa po ang kanyang gugugulin doon sa rehabilitasyon. Maaaring tumakbo ng 6 na buwan, pero sana patuloy natin ipagdasal na matapos ito ni Bong at tuluyan na siya maging masaya sa buhay niya. Well mga kaibigan, hanggang dito lamang po muna. At kayo man, kung ano man po ang iyong naramdaman, ay comment down below. Sobrang saya natin sa senaryong ito na ipinakita ni Ka-Business. Again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe ni Ka-Business, i-follow po natin ang kanyang channel, Ka-Business Official Channel. Sana po ay tulungan na po natin na maabot ni Ka-Business ang kanyang pangarap. Ako naman po, ang aking dalangin sa taong ito ay makuha niya ang kanyang 1 million subscribers. Sapagkat kapag makuha yan, masigit na malawak ng mga tao ang kanyang matutulungan. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan ang ating komento, ang ating pong reaksyon. At syempre, bigay love shoutout po sa ating mga kaibigan na tumutulong sa ating channel. Mga love shoutout po sa mga tumutulong at sumusuporta po sa ating channel. Nandiyan po ang Team Ayuda Revive, Team Bernie Bull, Team Pima, Team Budol, Team Banana. At shoutout nga po pala kay May Lozada, Kapangarap Vlog, Reselda Whitey, Shirley, Admin Bornibol, at ang iba pa nating mga kasama. At tulad ni NFSB Official, Ate Ligaya, Miss Jonah, syempre mga kaibigan, ang ating pong mga member na sumusuporta sa ating channel. Andyan po si Swiss Pandy, Normindap De Leon, Delatory Vlog, Michael TV, Sweet Tima Latip, Ronaldo Serapin TV, Cedrex, Swiss Pandy, Missing Kids Vlog, Welver Machua, Aruba Nuli, Triple E Moto Vlog, The Sistip Sedlings. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta. Kung hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking tahanan, sana po ay pinutin nyo ng subscribe button at bell button para maging updated tayo sa susunod po pong mga video. Ingat po kayo palagi sa ating paglalakbay. Tandaan po, ang pong may kapal ang siyang lagi natin gabay. Ako po muli si Taong Galang. Mabuhay po tayo.